Good afternoon, good morning, Pilipinas. How are you guys? Welcome to my channel. For today's video, I am doing a what's in my wallet and one thing that you don't know about me. So, malalaman niyo today. So, unahin ko muna yung what's in my wallet, okay? What's in my wallet? Alam niyo guys, ito yung wallet ko ha. Actually, wag niyo ko i-judge. Anyway, yung wallet ko na to, sobrang tagal na nito, nabili ko siya sa Miniso. Ayan pa yung tatak niya, Miniso Japan. Nag-change ako ng, magkano lang ba to? I think sa Pilipinas ko to nabili. Magkano lang ba to? Di ko na matandaan. Pero sa Pinas ko to siya binili. And then, sira na to siya, guys. Bumili ako ng wallet na Tig 500 something or 1,000 black color. Alam nyo, nung ginamit ko yon, pinalit ko dito, lagi akong nauubusan ng money. Kaya hindi ko yon ginamit, binigay ko po yun siya. Tinago ko siya muna, tapos binigay ko sa naging kasama namin sa bahay. And then, eto, binalik ko to hanggang sa ngayon, hanggang gamit ko pa rin. Alam nyo, sira na to. Oh, sobrang tagal na itong nasira. Sira na hanggang ngayon, nakarating na lang siya ng New Zealand. Ito pa rin. Ito pa rin yung wallet ko hanggang ngayon. Ito pa rin siya. Ayan yung focus. Ayan. Oh, sira na siya. Sira na, di ba? Ayun. Kasi ano to eh. Dahil siguro sa aircon, sa lamig ba. Kasi nilalagay ko siya dun sa drawer namin. Drawer ko dun sa Pilipinas. Lagayin ko ng damit. Dun ko siya nilalagay. Tapos, ayun na niya talaga. Ayun na. Kaya sabi ko. Kasi kung sino man may gustong mag-donate sa akin ng wallet. Chan, baka naman. Joke lang. So ngayon for today's video, mag-what's in my wallet tayo. So, ang unang laman ng aking wallet, ayan yung laman ng wallet ko. Meron pang ang Philippine money. So, yung unang laman ng wallet ko ay Robinson's card, reward card, and then number one. This. And then. This. Yes, excuse muna. Barangay ID. Yan, barangay ID. Ito yan. And, ay, sira na talaga siya. Tapos, alam niyo gaba, nung kalasagsagan ko palang kumita, nung ano, punong-puno to lagi ng pera. And then, alam niyo yun, nung nabasa siya, nabasa lahat, kasi nilapag ko siya, tapos, nilagay ko siya sa bag nung time na yon, tapos, nabas na tapon ata yung tubig ni Yasi. Ayun, nabasa siya. Grabe yung ano nun eh. And then, my postal ID, ayan, my PhilPost. Ito yun. Kita nyo ba yan? PhilPost ID. Yan. ID ko po. Barangay ID. And then, my PhilHealth ID. Yan. Ano pa? ATM ko sa Pinas. Bangko ko po sa Pinas. Metro Bank. Wala dito yung license ko. Kaya, nandito pala. Ayan, ni silver card. Esma card. Yan yung laman ng wallet ko. Driver's license. Ayan, kita nyo ba? Kita nyo lang yung kamay ko ata, pero yun siya, driver's license. Ano pa ba? May picture pa pala ako. Picture. Picture ko yan. Tingin mo. Ayaw mag-focus. Oh my God, mag-focus ka. Yan. Picture. ID picture ko yan. And syempre, di ako nawawala neto. Sa ano. Oh po, sige po. Di ako nawawala neto sa wallet ko. And next one ay, meron akong SEC super card. Family picture. Ayan, si my wallet, may picture ako ng mag-ama ko, si Yasin, tsaka asawa ko, ayan. And, ayan, meron din ako neto. Huwag mo nang kuhanin to, Yasin. Yan na lang po, hawakan mo. And then, marami ako mga, kung anik-anik pa, yan, mga papel-papel. I think, resibo to ng mga nag-withdraw ako. Pag pinagbabayad ko yung mga ATM ko, ganyan. Hindi ko alam kung ano to eh. Tapon ko nang ngayon. Ang dami kong sa wallet. May, ano ako, may rosary din po ako sa wallet. Ayan. May rosary po ako sa wallet. Naglalagay po ako. Hanggang ngayon, hindi pa napapalitan yung wallet ko. May Philippine money pa ako, mga barya, oh. Ay, nalaglag.
and Philippine money. Halo na pala siya. Halo na Philippine money and ayun, mga coins, dollars. Lagay ko lang, ilapag ko lang kasi mamaya ko na ayusin. And then sa ayan, ay meron pa na hindi pa siya empty. Meron pa akong 20, ayan oh. 20 cents. And then dito naman tayo, ito naman tapos na ako dito, wala na siyang laman. Yan, tapos na. Dito naman tayo sa gitna. Ito naman tayo sa gitna. Naka-cinematic ako guys, kaya medyo blurry siya. Ito naman sa gitna, mostly ano to. Yeah, si quiet please. Maingay itong anak ko. Mostly ano to siya guys, mga barya, halo-halo. Philippine money and mga dollars, coins. Ah, ito siya. Ang dami, medyo madami to ha. Ayan, ang dami niya. Halo na siya, mayroon pa akong 10 pesos sa Pilipinas, tapos puro dollars na siya na ano, coins. Okay, di ko na siya tatanggalin, ito na yung next, ayan na siya. Bali, ito na yung coin purse ko, hindi ako mano, kasi dito guys, hindi uso yung pera dito. Ang ginagamit dito, ATM lang, tap, 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 ganun lang ang ano dito. And the next level is, ito naman sa last. Ay, meron pa akong ano, ito naman, dito naman tayo sa banda dito, ito naman tayo sa next, ito siya, ito naman tayo, meron akong Philippine money, ayan, Philippine money, and then may coins din, ilang piso to, may 2 pesos ako, na pera, ayan, ayan yung mag-focus ka, may 2 pesos ako, and then yung Philippine money ko, marami akong Philippine money, anti, kasi pagdating ko dito, binigyan ako ni Papa ni Yasi ng 1,000 na Philippine money, binayad ng ninong ni Yasi. Din pinapalitan ko yun ng New Zealand dollars. Magkano lang yung 1,000 dito? 20, I think 20 dollars lang siya or, yeah, something ganun siya. And then, ito, mayroon akong rupees, may rupees money ako, 20. Hindi to siya accepted dito, so, nagtiis to sa wallet ko hanggang ngayon. May 20 pesos bill. Yan, may 20 pesos pa ako. And then, Philippine money, 100 bills. Meron pa ako nyan. 1, 2. So, click ko to kasi meron ako nung pag alis namin papunta dito. Ano yun eh. Meron akong 1,000 sa wallet. Nag-iwan ako kasi pumili ako ng tubig nun bago kami sumakay ng airplane kasi wala pa akong kain. Gutom na ako. Tubig siya, kabiskwit ni Yasi. And then, ito yung sukli ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, may 800 pa ako na Philippine money. Ay, nalaglag pa nga. Bastos. Sorry naman. My Philippine money is 800. So, magagamit ko pa to kapag ka-uwi namin dyan sa Pinas Puhon. So, ilagay ko na ulit siya dito. Meron pa akong ano, meron pang laman. Ayan siya, meron pa. Ano to? Vaxert. Ayan, Vaxert ko. Yan yung Vaxert ko dyan sa Pinas. Ito yun, may ID. Pinagawa ko to siya, guys. I think 100 to. 100 siya pinagawa. Sa loob lang ng subdivision, may nag-offer dun sa amin. Pinagawa ko siya. yun lang. Wala na lang yung wallet ko. Yan lang siya. Ayan. Wala na. Yun lang yung what's in my wallet. Sana nagustuhan mo ito yung what's in my wallet ko nasira pa. Wala kasi kung ibang maisip na content eh, no? And then, yun nga. Doon naman tayo sa exciting part. Char, pairam ng alcohol, anak. Please. Doon naman tayo sa exciting part na hindi nyo pa alam about sa akin. Sana wag nyo po kung baka mamaya ayaw nyo na akong anuhin pagka alam nyo ha. Pagka nalaman nyo to sa buhay ko na ano, matapang yung alcohol. Baka hindi nyo na ako magustuhan kapag ka-chow. Hindi nyo na ako baka magiging ayaw nyo na akong makilala or ayaw nyo na akong makasalamuha kapag nalaman nyo to. Anyway, gusto nyo malaman? Okay lang ba? Ikwento ko sa inyo. Alam niyo, sa totoo lang, meron na po akong, may una na po akong anak sa pagkadalaga. May kapatid na siya si Sana. Kuya niya yon po, Sana. I miss you, my baby. Oh, naiiyak ako. Ano yan siya, guys? Hindi siya kulang sa buwan. Ano siya? Pero pinanindigan naman yun ng ano, Papa ni Yasi nung nagastos nung nanganak ako. Nasa Dubai pa lang yung papa niya.
nung time na yon. And then, naanak pa ako, complete months po siya, 9 months. Na-overdue lang po talaga ako, umabot siya ng 40 weeks, nakakain na siya ng dumi. Tapos, nung nag-labor na po ako, okay pa naman, gumagalaw pa siya, complete months po siya. Ayan, nanganak po pala ako ay June 30, 2016. Nag-labor po ako, i-complete ako na lang. Malaki na po siya ngayon, nung ano, 6 na ba? June 16, 17, 1 year old, 18, 2, 19, 3, 20, 4, 21, 5, 6 years old na po siya nung June 30. Hindi nga po ako, sabi ko nga eh, bago kami umalis, papunta dito, dapat puntahan ko siya para man lang, di ba? Alo, naiiyak ako, namimiss ko na siya, namimiss ko na yung anak ko. Sorry. Ano na siya? 7 years old na siya. Ay, 6 pala. Pero bago ako umalis, nag-church ako. Pinamisahan ko na lang siya. Tapos lagi ako nagdadasal. Nung birthday niya, hindi rin ako nakapaghanda nung time na yon. Kasi nga, nandito na kami. Dumating kami ng 29. Tapos 30 birthday niya. Alam niyo yung nag-labor ako nung time na yon. Huwag niyo natanungin yung ano, yung about sa papa niya. Ala, bakit ganun? Alam. Tapos, ala. Sorry. Tapos, yung ano, yung nag-labor ako, tita ko lang yung kasama ko noon. Nasa Montinlupa pa ako nung time na yon nag-stay. June 30, tapos June, I think, July. August ata umuwi papa niya si nung yun yung first ano June din June siya umano tapos June ay basta ganun siya June kami din nagkita pala nung papa niya si and then yun nga naglabor ako tita ko lang yung kasama ko noon papuntang airport sa ano ba siya sabi ko papuntang hospital, private hospital sa Alabang na puntahan namin. Unang hospital, pag ano pa lang sa akin nun guys, pagka ultrasound pa lang, pag check ng heartbeat ni baby, doon pa lang wala nang makitang heartbeat. And then, wala. Ang ano din doon, ang malala pa doon, wala silang operating room, kaya na-refer nila ako sa isa pang hospital naman, pero doon part pa rin siya ng, ano, ng Montinlupa. Yun nga lang, private din. Yun naman, wala din, sarado din ang OR kasi ginagawa daw, so wala talaga. Nung pagka-ultrasound pala sa akin, nawala ng heartbeat, grabe na yung iyak ko nung time na yun. Sobrang iyak na ako noon, hindi na ako mapakali kasi sabi ko, bakit gano'n? Nag-labor ako morning pa lang. Gabi na kasi kami pumunta ng hospital, I think 6 p.m. Dinala ko ng tita ko, ng nanay ko. Tapos nung pagpunta namin toon, sinabi na nga na wala na heartbeat, hindi na makita yung heartbeat. Wala, iyak na lang ako ng iyak. Tapos nung pagdating sa second hospital, wala din kasi wala din nga daw ano. Pero in pain na po ako noon, sobra kasi dugo po yung una lumabas sa akin. Since lalaki nga kasi, ano daw, mahirap lang, ano daw yun, dugo masakit. Nung pagdating sa day, pag nirefer naman ako sa PGH, naka-ambulance na kami noon pero sakit-sakit na dyan ko. Pagdating ko naman sa PGH, in-ultrasound ako, nakapila ako, sobrang, at ano, nakapila na ako, wala pa rin, pina-ultrasound, wala talaga, confirm talaga na patay na siya sa tummy ko. Pero nilabas ko po yun siya ng, no, complete months, overdue, nakakain na siya ng dumi. Kaya siguro, alam niyo, kasi sobrang hirap ko lang din dati. Hindi ko din naman ginusto na mapabayaan siya. Since, wala eh, center lang din ako dati. No? Andun, anak ko. Sorry, guys. Pahinaan mo, anak, ha? Doon ka. Tapos, nung, ano, puro center lang kasi ako nun, guys. Kasi nga, mahirap lang din ako noon. Wala din akong trabaho noon. And then, yung
papa din naman noon, nag-work siya as a security guard. Pero wala kami noon, wala na kami. And then yung, buti na lang, nanganak ako, may ipon ako. Nakaipon naman ako ng 20,000, pero sa PGH ako nanganak. Noon nasa PGH na nga ako, confirm talaga siya na wala na siya. Nag-labor ako, hirap na hirap ako, halos mamamatay na ako. Sabi ko, Lord, kaya ko pa ba to? Sabi ko sa mga nurse doon, sa doktor na, i-CS na lang ako kasi hindi ko na kaya. Tapos, ala, tika lang. Tapos wala talaga, inahanon ako ng doktor. Alam niyo naman sa PGH kapag ka ganun, di ba, public. Tapos ilan pa kayo sa bed noon. Ating nanganak ako after madaling araw na. Tapos alam niyo yun, na ako lang yung nag-iisang nanay doon na walang hawak ng bata. Alam. Sorry na, ang pangit po. Tapos iyak na ako ng iyak. Alam niyo yun, wala akong pakialam kasi nga, ako lang yung nanay doon na walang hawak na bata. Lahat ng katabi ko, lahat ng kasama ko sa bed, may mga anak sila. Ako lang yung wala. Ang masakit pa doon, alam niyo. Alam niyo guys, na nakita ko lang ng saglit yung anak ko, pero hindi ko siya nabuhat kasi wala akong lakas. Ang sakit ang tahi ko. Tapos nakita ko lang siya ng saglit kasi lilapit siya sa akin. Tapos hinahatak, pilit ko siyang hahatakin, bubuhatin. Hindi ko siya mahatak. Kasi nga, mabigat, wala pa akong lakas. Pero alam niyo yun na, iyak ako ng iyak, sigaw ako ng sigaw, wala akong pakialam. Kasi sabi ko, Diyos ko, yung anak ko, di ko mano. Alam niyo yun, diba, sana hindi kayo maiyak nito. Ngayon yun lang to nalaman. Tapos yun nga, sabi ko, Diyos ko, Lord, bakit ganun? Sabi, hindi na. Tapos ang masakit pa doon, hindi okay na. Pero ang lakas ng loob ko noon na, after ko mga anak, lakad lang ako ng lakad doon. Lakad ako ng lakad. Tapos punta na si Arpunta dito. Alam niyo, alakas ng loob ko. E di, 2 days ago, yung anak ko, nalibing na siya. Hindi siya naburol or gano'n, hindi po. Dinidiretso po siya ng libing sa Valenzuela. Nanay ko po nagdala sa kanya papunta doon. And then, yung nakalabas na ako sa hospital, pag-uwi namin ng bahay, iyak na naman ako ng iyak, guys. Super iyak ko ng iyak kasi lahat ng gamit niya, naka-ready na. Lahat ng gamit niya, kompleto. Alam niyo yun, naasakit bilang isang ina na ganun yung maranasan ko na pagdating ko sa bahay na after ko mga anak, yung feeling ba na alam mo, kasama mo siya pa uwi, pero hindi mo siya kasama. Iyak ako na iyak, sigaw ako na sigaw. Ang tagal kong nakamove on. Hanggang ngayon naman, mahirap talaga makarecover bilang isang ina kapag naranasan mo yung ganun, diba? Kahit sino naman. Ala, sorry naman. Sorry guys, ha. Naging emotional ako. Sabi ko sa inyo na ito yung bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Since, andito na rin naman ako sa, andito na rin naman ako sa sitwasyon na ganito na gusto kong maging open sa inyo and gusto kong maging masaya din po kayo. Pero sana wag kayong umiyak at wag nyo kong i-judge after nyo malaman to, ha. Salamat po. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. And then, yun nga po, nung sana hindi nyo ko iiwan, hindi nyo ko i-hate kapag ka nalaman nyo to. Ang age ko po nung time na yun, 23, 24, yun, yung nagbuntis ako. Kaya nung nagbuntis ako, kaya si, sobrang ingat na ingat ako, kaya si nung time na yun, yung lahat ng vaccine, lahat ng vitamins, private hospital talaga yan. Ako nagpapa-check up nung buntis pa ako. Kaya sobrang ingat na ingat ko kasi ayoko nang mangyari yung naranasan ko ngayon. Sabi nga nila, kung may aalis, may babalik. At yun nga, dahil ingat tayo, nasalamat naman. Thank you Lord pa rin dahil hindi niya ako pinabayaan. Hindi ko pa rin naman siya nakakalimutan hanggang ngayon. And Every birthday niya po, nagse-celebrate ako, pinaghahandaan ko siya. This year lang, hindi, kasi nandito na kami, tas bagong dating kami, sana mapatawad niya pa rin ako. And lagi ko na lang po pinagdadasal yun, gabayan niya kami ni Yasi. Sorry naman, may motor dumaan. Ayun, ganun siya. And yun nga, huwag niyo na tanongin niyo about sa tatay. Wala na, nalumo sa sabaw. Alam mo, sa sabaw ng tatay niyong guy, hello, ba't ako ganun? And yun na nga, sana po, hindi niyo po ako i-judge. Say hi! Sana, sige na, magano ka na. Sana po, hindi niyo ako i-judge after niyong mapanood to. Sana po,
sana po ay wag niyo po kong nagamot ako guys, kaya nagamot ako sa pimples ko kasi may mga bagong tubo naman, kaya ginamot ko siya. Sana hindi niyo ako i-hate, sana kilalanin niyo pa rin ako bilang ako, char. And I can please you naman sa lahat, but sana all hindi, no? Thank you po, sana maintindihan niyo ako, sana ngayon na alam niyo na. Salamat and thank you guys dahil lumakas yung loob ko na i-open ko to sa inyo ngayon. Hala, kaso nga lang umiiyak ako, 'di ba? Ang pangit-pangit ko sa vlog. Pero it's okay. At least, 'di ba? Alam niyo na kung ano yung one thing that you don't know guys about me, and yun po yun. May anak po ako and lalaki po yun siya. Kuya na, ate na sana siya si. Ah, kuya na pala sana siya. Pero, yun naman. Hindi ko siya pinag-ano na may anak po ako sa pagkadalaga. And tanggap po yun ang papa ni Asi. Dede? Dede siya. Sige lang. Sandali guys, balikan ko kayo ha. Wait lang. Kasi magdedede siya. Binigyan ako dede. Ayun, commercial. Kasi nagpatimpla si Asi ng dede. Ay, hindi yun na nga guys. Iyon na nga. Sana no, pag dede po. Sana po no, pag nalaman nyo na mapanood nyo po to, ako pa rin po ito, hindi po magbago. Sana po hindi rin po kayo magbago, and sana po magpasuportahan nyo pa rin po ako. Huwag nyo po ako i-char, hindi ko po kayo ma-please na huwag nyo kong iwan ba. Thank you for watching, salamat po sa panonood, salamat sa pagsuporta. Sana po nagustuhan nyo po itong vlog na to. Sana po tuloy nyo po suportahan, and God bless you all. Thank you for watching guys, ingat po kayong lahat, and salamat po sa walang sawang sa pagsuporta. Thank you for watching, like, and subscribe. Bye po. I love you all. Salamat po sa pag-support. Paulit-ulit na lang tayo, no? Salamat po. I love you. Bye. See you on my next one. Hope to see you soon. Bye.